po sa inyo. Ako po ay si Justin Wenceslao from Grade 6 St. Maria Goretti. Nandito tayo ngayon para pag-usapan ang mga impluwensya ng mga Espanyol sa kulturang Pilipino. Una, pag-uusapan natin ang pananampalatayang Kristyanismo. Ang relihiyong Kristyanismo ang pinakamahalagang pamana ng mga Kastila sa kulturang Pilipino. Ang mga gawain, kaugalian at paniniwala ng mga Pilipino ay batay sa relihiyong Kristyanismo. Malaki ang papel na ginamparan ng mga misyonero sa pagpapalaganap ng Kristyanismo sa Pilipinas. Sila ang nanguna sa pakikipag-usap sa mga katutubo upang ipalaganap ang Kristyanismo. Dala ang kanilang krus at Biblia. Dumako naman tayo sa usapang panahanan. Sa pagdating ng mga Espanyol sa bansa, ay nakita nila ang simpleng tirahan ng mga ninuno. Karaniwang gawa sa pawid, kahoy at kawan ang kanilang tirahan na tinatawag na bahay kubo. Ang uri ng bahay ang nagsisilbing batay ng antas ng lipunan, kinabibilangan ng may-ari nito. Si Padre Domingo Salazar, ang unang obispo ng Maynila, ang nagpasimula ng pagpapagawa ng mga bahay na bato. Magpahanggang ngayon ay marami pa ang bahay na bato na makikita sa mga lalawigan ng Bigan, Ilocos Sur, Taas sa Batangas, at Quiapo, Maynila. Ganito rin ang bahay ng pamilya ni Dr. Jose Rizal sa Calamba, Laguna, na dinaryo ng mga turista at mag-aaral. Alam niyo ba ang mga kasuotang noong panahon ng Espanyol? Nagbago ang kasuotan ng mga ninuno noong panahon ng Espanyol. Natuto ang mga ninuno na magsuot ng kasuotang kanilularanin. Ang mga kalalakihan ay nagsusuot ng pantalon, barong Tagalog at sombrero. Ang mga kababaihan naman ay nagsusuot ng saya at kamisa na may mahaba at maluwang na manggas. Natuto din sila na gumamit ng tsinelas, sapatos, anuelos, mantila at paineta. Ano naman kaya ang mga pagkain at inumin ng mga Espanyol? Natutunan ng mga katutubo sa mga Espanyol na kumain ng mga pagkain kanluranin. Tulad ng paboritong pang-agahan na longganisa. Ang hamon na hindi nawawala sa mesa tuwing Pasko at bagong taon. Huwag nating kalimutan ang napakasarap na seafood paella na umaapaw sa sahog. Siyempre, nandyan ang serbesa na paboritong inumin ng mga binata at nakakatanda sa mga handaan. Tuklasin naman natin ang mga musika at sayaw ng mga Espanyol. Natutunan ng mga Pilipino ang pagtugtog ng maraming pangkanluraning instrumento sa musika. Ang piano ay isang instrumentong pangmusika na tinutugtog sa pamamagitan ng tiklado. Ang bilin ay isang instrumentong pangtugtog na tinutugtog ng isang violinista. Ito ay nasa ilalim ng mga taling instrumento na kadalasay may apat na tali na may tono sa ganap na ikalima. Natuto din sila ng mga sayaw na kanluranin. Ang karinyosa ay isang uri ng panrarahuyong sayaw sa buong kapuluan ng Pilipinas na may pinagmulan ng mga Hispano. Ang sayaw ay ginagamitan ng pamaypay at panyo.
Ang pananggo sa ilaw ay isang kultural na sayon ng Pilipinas na naging popular sa mga rural ng lugar sa bansa. Ang sayon ng mga ilaw ay nakahalintulad sa mga alitap-tap sa dapit-tapon at sa gabi. Ang sortido ay isang uri na pambayang sayang mula sa Pilipinas. Mayroong itong impluensyang Kastila na mayroon iba't ibang bisyon sa iba't ibang rehiyon sa Pilipinas. Ang salitang sortido ay hango sa wikang Espanyol na literal na nangangahulugang halo-halo o halong-halong collection ng bagay o tao. Tinawag na sortido dahil halo-halo ang hakbang at anyo ng sayo ayon sa lalawigan na pinanggagalingan ito. Sinasayaw ito ng magkapares na babae at lalaki na pinapakita ang pagliligawan na nasa saliw ng musikang hota. Alam niyo ba kung saan nagsimula ang kapistahan ng mga Pilipino? Ang pagdiriwang ng pista ay nagsimula noong panahon ng mga Kastila. Ipinagdiriwang ang kapistahan ng mga patron sa mga bayan o nayon taon-taon. May handaan, misa, prosesyon at mga banda na lumilibot sa bayan. Isa itong makulay, masayang pagdiriwang ng mga Kristiyanong Pilipino. Ano naman kaya ang masasabi natin sa sistema ng edukasyon mula sa Espanyol? Isa sa naging instrumento ng mga Kastila sa pagpapalaganap ng Kristiyanismo ay ang edukasyon. Ang mga misyonero ang nagpatayo ng mga paaralang parokyal. Sila ang nagsisilbing guro sa mga paaralan. Ang pangunahing itinuturo ay ukol sa relihiyon. Ipinasasaulo ang nilalaman ng doktrina Kristiyana. Nilalaman ito ng mga aral ukol sa Kristiyanismo. Ang mga dasal at kanta ay itinuturo sa wikang Espanyol at Latin. Paglilimbag, pagpipinta, arkitektura, pag-uukit, ano raw? Tinuruan ng mga Espanyol ang mga katutubo ng sining ng paglilimbag, pagpipinta, arkitektura, at pag-uukit. Ginamit din ito ng mga Espanyol upang palaganapin ang Kristiyanismo. Sa larangan ng paglilimbag ay naging tanyag si Juan de Vera na naglimbag ng doktrina Kristiyana sa wikang Tagalog. Kinilala naman si Joseph Luciano Dance bilang isa sa mga sikat na sinaunang pintor. Kabilang ang langit, lupa at impyerno sa mga bansag na napagpipinta. Nagduwagi naman ng medalyong ginto sa pambansang paligsahan ng pagpipinta sa Espanya si Juan Luna sa kanyang obrang Spolarium. Ano naman kaya ang panitikang Espanyol? Ang pasyon ay isinasagawa ng mga Kristiyano tuwing panahon ng Kuwaresma kung saan inaawit ang tungkol sa buhay, sakit at pagdurusa ni Kristo. Ang Moro-Moro ay isang matandang dulang Kastila na naglalarawan ng pakikipaglaban ng mga Kastila sa mga Muslim noong unang panahon. Ang Sinakolo ay isang dulang nagsasalaysay ng buhay at kamatayan ng Poong Hesukristo. Ang Zarzuela ay isang komedya o melodramang may kasamang awit, tugtog at sayaw. Ito ang may tatlong yugto na nauukol sa mga masisiding damdamin tulad ng pag-ibig, pag-iiganti,
panibugo, pagkasuklam, at iba pa.